Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw nito, atin pong ginugunita si San Buenaventura, isang obispo at pantas ng ating simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. At ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutukdin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas,
Pag-ibig ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw sa daigdig ng patay. Ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring, di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. Opoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyong ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan."
ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno, at araw ng ating pagdedebosyon. Palakpakan muna natin at tayo magbigay papuri sa ating mahal na Senyor. Kamusta po kayo? Pumalakpak nga yung maayos ang kalagayan? Yung may mga problema, pumalakpak nga din? Bakit parang parehas? Maayos, pero may problema. Pero ayos lang yun. Ayos lang yun. Pumalakpak ang may sakit. Marami-rami rin. Bakit ko sinabi ang mga ito? Kasi kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may sakit, para sa'yo ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Kung mayroon kang bit-bit na problema, kung meron kang iniindang sakit, para sa'yo ang mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang kwento ng habag ng Diyos ang ating narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Sabihin nga po ninyo, habag. Lakasan nyo, habag. Yan yung kailangan natin. At yan yung ipinupunta natin dito sa Quiapo para sa habag ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Ezekias at kung paano siya kinahabagan ng Diyos. Malubha ang sakit ni Ezekias, kaya dinalaw siya ni Propeta Isaías. Sinabihan niya si Ezekias na gawin na ang kanyang huling habilin. Anong ibig sabihin kapag ang isang tao ay naghahabilin na? Diba? Malapit ng mamatay. Ganon yung karamdaman ni Ezekias. Ganon kalubha. Malapit na siyang mamatay. Kaya sinasabi sa kanya, ibigay na niya ang kanyang huling habilin. Dahil dito, nanangis, umiyak, tumangis, umatungal itong si Ezekias sa Panginoon. Nagmakaawa at inilahad niya ang lahat ng kanyang mabuting ginawa. Sinabi niya sa Diyos ang katapatan ng kanyang paglilingkod na ginawa sa Panginoon. Ito yung maganda kay Ezekias. Nabuhay siya ng tapat. Naglingkod siya sa Diyos ng tapat. At dahil dito, nahabag ang Panginoon kay Ezekias at binigyan pa siya ng 15 taon para mabuhay. Pinagaling si Ezekias sa kanyang karamdaman at ito ang habag na ipinapakita ng Panginoon. Ang habag ng Panginoon ay nakapagpapagaling. Sabihin nyo nga po, nakapagpapagaling. Samantala, sa ating ebanghelyo, kwento naman ng mga alagad at kung paano sila kinahabagan ng ating Poong Jesus Nazareno. Araw noon ng pamamahinga, nang magutom
ang mga alagad ni Jesus. Kaya nangitil sila ng uhay at kumain ng mga butil. Dahil araw ng pamamahinga, labag ang magtrabaho o mamitas sa araw na iyon. Kaya nga, agad silang pinulaan at sinita ng mga Pariseo. Ngunit para kay Jesus, mas mahalaga ang mabuhay ang tao kaysa sa anumang batas na pumipigil para mabuhay ang tao. Mas mabuting pakainin ang mga tao kaysa anumang batas na pumipigil para mabuhay ang tao. Ito ang habag ng Panginoon. Isang habag na nagbibigay buhay. Sabihin nyo nga, nagbibigay buhay. Ito po ang habag ng Diyos na kapagpapagaling at nagbibigay buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, wala tayong kayang gawin para sa ating mga sarili, kung hindi lang dahil sa habag ng Diyos, kung hindi lang dahil sa awa ng Diyos. Kaya nga, yung mga nakatatanda natin, pag kinakamusta natin, anong sagot? Sa awa ng Diyos, nakakaraos. Sa awa ng Diyos, buhay pa. Sa panahon ngayon, sino ba ang makapagsasabi na hindi tayo magkakasakit? Di ba wala? Andyan ang COVID. Labas tayo ng labas. Sino sa atin ang makakasiguro na uuwi ng walang sakit? Sino sa atin ang makakasiguro na hindi magkakakanser? Sino sa atin ang makakasiguro na hindi magkakadepresyon? Sa dami ng nangyayari, sa dami ng problema at stress sa buhay, sino ang makapagsasabi na hindi siya madidepress? Sino ang makakapagsabi na tayo'y mabubuhay pa? O kahit ang ating hanap buhay ay mapapanatili, sigurado ba tayo sa ating kinabukasan? Sigurado ba tayo na meron pa tayong trabahong babalikan kinabukasan? Sa dami ng nangyari nitong mga nakalipas na taon, ang hirap masabi na magiging maayos ang lahat. Ang hirap masabi na magiging malakas ka. Ang hirap masabi na meron ka pang kabuhayang babalikan. Pero sa kabila ng mga nangyayari nitong mga nakalipas na taon, kung hindi sa habag at awa ng Diyos, hindi tayo makararating sa panahon natin ngayon. Kung hindi sa awa at habag ng Diyos, hindi natin maitatawid ang ating pang-araw-araw na buhay. Humarap tayo sa matinding karamdaman at sakit. Sinubok tayo na mawalan ng kabuhayan. Sinubok ang ating mga relasyon. Pero andito pa din tayo ngayon. Andito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, sa kabila ng problema, andito ka ngayon. Dahil sa habag ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. May awa ang Diyos. May habag ang Diyos. At ang awa at habag ng Diyos
ay nagbibigay ng kagalingan at nagpapanatili ng kabuhayan. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway maging mga taong mga kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa, at hindi magamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pagaanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumaon naway, mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Sa katahimikan, tayo humingi ng habag at awa para sa ating mga pansariling pangangailangan at karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at pagdilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harapan. Manatiling na may alay namin sa'yo. Nasaan lang kailangan masagunin ng Diyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na iniyahain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Buenaventura at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami sa katawat dugo ni Kristo ay nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos!